Nagsalita na ang British bodyguard ng pamilya Aguilar kaugnay sa akusasyon ni Marlene Aguilar na siya at hindi ang anak na si Jason Ivler ang bumaril kay Renato Ebarle Jr. Exclusive, nagpapatrol Abner Mercado. Ayon kay Marlene Aguilar, posibleng ang British bodyguard ng kanyang mister na si Mark Hauser ang nakapatay kay Renato Ebarle Jr. sa isang away trapiko at hindi ang kanyang anak na si Jason Ivler. May access daw kasi si Hauser sa mga baril ni Ivler. Naniniwala din si Aguilar na si Hauser ang nagsumbong kay Ivler sa mga otoridad. I never doubted his loyalty until I realized that it was him who sold us. Pinagtago ko pa nga siya noon eh. Sabi ko, Mark, you know, you shouldn't be around because they're gonna think it's you. Sa exclusive interview ng ABS-CBN News, mahigpit na itinanggi ni Hauser ang akusasyon. You have access to their family's ammunition, to Jason's ammunition, guns? I had no access to any weapons at the time. That is not true. Mm-hmm. I've had never, you know, during my time there, I've never had access to any weapons. Ayon pa kay Hauser, hindi sila magkasama ni Ivler nung araw na mapatay si Ebarle. Well, I couldn't have shot him because I was at home in Marlene's house, off duty, asleep. Naniniwala naman ang NBI na idinidiin lang ni Marlene si Mark para iligaw ang kaso. Matibay daw ang kanilang mga ebidensya laban kay Ivler. Naniniwala ko na retaliatory move ni Marlene yung dahil meron kaming matitibay na ebidensya at testigo na itong si Jason mismo ang nakapamaril doon sa anak ni Secretary Ebarle. Ayon pa din sa NBI, kahit ano pa ang sabihin ni Marlene, sa huli ay lilitaw din ang katotohanan sa kaso ng anak niyang si Ivler. Abner Mercado, Patrol ng Pilipino.